naka-live eh. Tapos ang gagawin ko para mas maging effective yung video na to, i-re-record ko less than a minute tapos ipopost ko sa shorts. So abangan niyo yung mga shorts na video. Yung mga important details ilalagay ko sa short para mas madaling makita. Alright, so ganun gagawin ko. So para maging ano rin, yung mga live video, mapapadalas din yung live videos. Tsaka actual race, during the race, magla-live din ako. Kasi nakita ko may potential siya na makuha ng magagandang content eh. A shoutout muna sa The Next Level Play. Happy New Year sa'yo, Lord. So sabi niya, Happy New Year, sir. How about like me na nasa Visayas po ako? Paano po kaya ako makakapagpa-refresh sa'yo? Ayun lang. Mas maganda siguro kung madami na yung otong papa-refresh mo, pag sabay-sabay mo na lang, pwedeng ipa-ship. Mas mahal nga lang ang gastos nun. Or, simple lang naman ako mag-refresh. Check lang. Kung total refresh, syempre, tanggalin lahat. Disassemble lahat. Then, lilinisin ko yung chassis. Para tanggal yung langis, tanggal yung alikabok, fresh na fresh. Same naman yung mga break-in ng mga parts na yon, yung katulad sa eyelet. Okay na yon, na-break-in na yon. Yung mga parts sa loob, okay na rin sa internals. Hindi na sobrang sikip. Halubag na rin yun. Sakto na rin yun pag tinatanggal. Joy na may tubig, na may alcohol, yun yung ginagamit kong panlinis ng chassis or ng pati-pati parts. Yung tipong pati yung mga alikabok, yung mga dibag-dibag natatanggal. Yung tipong parang bagong-bago ulit. Ganun ako mag-refresh. Then sa propeller, tinitignan ko kung umiikot bang, kung naiikot ba yung propeller na pinion gear. Pag hindi, ibig sabihin ng buo yun. Tapos papaandarin ko rin yun. Tapos titignan ko kung magtutuwil. Pag nagtuwil, sira yun. So, i-reinforce yun. Tapos crown gear. Titignan mo lang yung mga gearings kung may bungi. Usually naman crown gear yung nabubungi. So, madali lang din naman mag-refresh. Kailangan mo nga lang. Masipag. Ay, mga nagpapa-refresh naman, yung mga nagpapaayos ng auto, mga yun yung mga busy, may trabaho, walang time. Tapos, gustong mag-ilaro ng maganda yung auto sa GP races. So, pinapa-refresh nila. So, kasama lang din yung wheel alignment.